Nadine's POV. Ma'am, Dad, mga kuya, inisa-isa ko silang tingnan, nahihirapan ako magsimula, pero kailangan kong sabihin, kailangan kong gawin. I want to let you know that I'll be going back to Paris the day after tomorrow. Nakita kong pagkabigla sa mga mukha nila, lalo na si Mommy na hindi na itagong mga luhang kumawala sa mga mata niya. Agad itong niyakap ni Daddy para pakalmahin. Naiyak akong tumingin sa kanilang lahat. I don't know if my brothers already have an idea. I just hope wala. I have to go back there. May kailangan lang akong tapusing trabaho. I lied once again. Mabigat man sa dibdib pero kailangan ko magsinungaling sa pamilya ko. I have to do this to save the relationship we have with the Samaniegos. Princess, hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo. Para saan ang pagsisikap namin kung hindi ka naman namin makakasama? Si Dad na pinapatahan pa rin si Mommy. I saw the pain in my father's eyes. Alam kong nasasaktan siya dahil aalis na naman ako pero higit siyang nasasaktan dahil nakikita niyang nahihirapan si Mommy sa naging desisyon ko. Si Kuya Conrad ay tahimik at blanco lang ang expression sa mukha. Alam kong tinatago niya lang kung anong tunay niyang nararamdaman. Nakita ko pang pagpatog ni Jopay ng kamay niya sa nakakuyom na kamao ni Kuya. Agad namang lumambot ang tingin nito sa asawa. Masuyo niya pang hinalikan ang noo ni Jopay. Si Kuya Rola naman ay hindi maitago ang galit. Hindi ko alam kung para kanino. Para sa akin ba? Hindi ko naman talaga siya masisisi dahil kasalanan ko rin naman. Muli ko namang pinaiyak si Mommy kaya ayos lang. Tatanggapin ko kung magalit ang mga kapatid ko sa akin. Bago ko pa maitagong mga luha ko, nauna nang lumapit si Kuya Roland at niyakap ako ng mahigpit. His warm hug gave me comfort. Sa mga sandaling ito, pakaramdam ko, nakahanap ako ng kakampi. I will support you in whatever decisions you make. Kuya is always here to understand you, princess. Always remember that. Bulong niya sa akin. Lumapit ako kay Mom. Gusto kong humingi ng tawad sa pagiging makasarili ko. Pero ito lang nang alam kong makakabuting gawin sa ngayon. I'm sorry if I made you cry again, Mom. Humihikbi ko sabi sa kanya. Inaasahan ko na magtatampo siya sa akin pero buong puso niya akong inunawa. Wala akong masasakit na salitang narinig mula sa kanya, kundi puro pag-unawa at pagmamahal. Do you want me and Dad to stay with you there? Tanong niya na kaagad ko namang inilingan. I have to do this alone again for me to become a better version of myself. I have to do this so that next time it will happen I can proudly say that I am ready and I can rely more on myself. Malaki ang pasalamat ko at buong puso nilang tinanggap kung anuman ang naging desisyon ko. Pagkatapos naming mag-usap, nagpaalam na rin akong aalis at para makapunta na ako sa bahay ampunan. Bala ko sanang dalhin ang dalawang bulinggit pero wag na muna ngayon, sa susunod na lang. Pagkalabas ko ng mansyon, nakita ko kagad ang sasakyan ni Zeus na nasa labas. Hindi ko na lang ito pinansin lalo na siya naman ang head ng security dito sa mansyon kaya siguro ito na parito para i-check ang mga tauhan niya. Ilang oras nang lumipas, natapos ko ng pamimilit papunta na ako sa bahay ampunan nang muli ko namang makita ang sasakyan ni Zeus na nakasunod. I know his car dahil hindi naman ito pangkaraniwang sasakyan na makikita dito sa bansa. His Tesla is the latest edition at konti pa lang ang meron nito dito. Pero hindi ako sigurado kung siya nga bang nasa loob nito. Maybe one of his men. Party pa rin ang security ko. I just let the car follow me. Wala rin naman ako magagawa dahil kanina pa ito nakabuntot. Pagkarating ko kagad akong sinalubong na yakap ng mga makukulit na bata. They knew me dahil nagvi-video call ako sa kanila kahit nung nasa Paris pa ako. Binigay ko muna sa kanilang mga pasalubong ko bago ko pinuntahan si Sister Lucy, ang kanilang tagapangasiwa. Naabutan ko siya sa isa sa mga silid na may pinapatahang bata. She's so cute. Siguro bagong panganak pa lang ito't iniwan sa ampunan. Can I hold her, sister? Agad naman binigay ni sister sa akin si baby girl. I don't know pero parang ang gaan ang pakaramdam ko sa kanya. Hindi ko rin inaasahan na tatahan siya sa mga bisig ko. I'm even surprised when she smiled a little. Iba ang dating ng ngiti niya sa akin. Hindi ko maipaliwanag. She's like an angel. It's my first time to hold a baby as small as her, but it's so overwhelming. When she opened her eyes, I was mesmerized. The color is blue,
So beautiful, it's like the color of the ocean. How can your mother leave you, baby? Ako nasasaktan para sa kanya. Kahapon lang yan iniwan sa labas. Mabuti nga't narinig ni Rosal ang iyak niya dahil sobrang init pa naman sa labas kahapon. Buti nga't hindi ito nilapan ng aso kahapon. Kawawang bata. Parang piniga ang puso ko sa aking narinig. How can her mother love her just like that? Whatever her reasons, hindi pa rin tamang iwan siya ng kanyang anak. Basta-basta na lang, she could have knocked and leave the baby properly. Kung hindi lang ako aalis, aampunin ko si baby girl. I will give her the life she deserves. Pero sa estado ko ngayon, hindi ko kaya. My emotions are unstable. Baka hindi ko pa siya maalagaan ng mabuti. Pero kung sa pagbalik ko'y nandito pa rin siya, ako na mag-aampun sa kanya. Mommy, don't forget about the dinner, princess. Your tita Stella is excited to see you. Me, sure mom, see you later. I love you. I stayed for a while pero hindi din masyadong matagal dahil kailangan ko pang maghanda para sa dinner mamaya. Ilang text messages na rin na natanggap ko mula kay mommy reminding me about the dinner. Maraming salamat sa tulong mo, Nadine. Pagpalain ka ng Diyos, anak. Ingat ka sa biyahe mo, ha? Ani Sister Lucy. Huwag mong pababayaan ang sarili mo doon, iha. Tumawag ka lang kung may problema ka. Salamat po sa pag-aalaga sa mga bata, sister. Pasalamat ko sa kayumakap sa kanya. She's like a second mother to me. Simula nang makilala ko siya dito sa bahay ampunan, hindi na naputol ang komunikasyon namin. Magaan ang loob ko sa kanya dahil sobrang mahal niyang mga bata dito. Nga pala, nasa labas ang asawa mo. Kanina pala naghihintay, sabi ni Rosel. Sana pinapasok mo para makilala din mga bata. Hindi ako nakaimik dahil hindi ko alam kung paano magre-react sa sinabi ni sister. So all along, si Sus pala talagang nasa loob ng sasakyan niya? Anong drama na naman ba to? Nagpaalam na ako kay sister at sa mga bata. Pagkalabas ko ng gate, nasa tapat si Sus at nakatayo sa tabi ng sasakyan niya. Malungkot ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Agad kong iniwas ang tingin ko sa kanya pero bago pa man ako makahakbang, papunta sa sasakyan ko. Isang mahigpit na yakap ang bumalot sa akin. I tried to remove his arms pero sobrang higpit ng pagkakayakap ni Zeus na tila ayaw niya akong pakawalan. Nagpupumiglas ako dahil gusto kong kumawala sa kanya pero hindi ko magawa. I'm sorry, hon. I'm sorry. His voice croaked. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala ka. I'm sorry. Umiling-iling ako sa kanya. Tama na, Zeus. Hindi ko na kaya. Please let me explain, hon. His voice is pleading. I can't let you go. I'm so sorry. I'm so sorry, wife. Tuluyan nang pumiyok ang boses ni Zeus. Bakit parang ang dali-dali lang sa kanyang paglaruan ang damdamin ko? Anong akala niya sa akin, robot, na walang pakiramdam? Pero bakit ang sakit-sakit sa puso marinig ang mga sinasabi niya? Hindi ako gumalaw at inayaan ko lang siyang yakapin ako. For the last time, gusto ko madamang init na mangyakap niya. Dahil pagkatapos nito, magbabago ng lahat at hindi ko na alam kung may pagkakataon pa ba akong madama ulit ang yakap niya. Naramdaman ko pa ang pagyugyug ng katawan ni Zeus habang nakayakap siya mula sa aking likuran. I saw because the pain I felt yesterday started to consume me again. Bumalik lahat sa akin ang masasakit na salitang bintawan niya kahapon. Mga salitang nagpamulat sa akin sa katotohanan. I tried to remove his arms again pero lalo niya lang hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. Siniksik niya ang kanyang ulo sa aking leg at doon ito umiyak. Para siyang bata na ayaw bumitaw sa pagkakayakap sa ina. I'm sorry, hon. I'm so sorry. Nababasa ng balikat ko ng mga luha niya pero pilit ko pinapatatag ang aking sarili. I'm so sorry for all the things I've said yesterday. I didn't mean it. Nadala lang ako sa takot. Please, wife, take me back. I'm begging you. His words were like knives, stabbing my heart so many times again. I wanted to stay in his arms, hugs, but it can't be. It's not the right time for both of us. We need to grow. I need to fix myself first. The words you said yesterday left a big scar in my heart. Tama ngang sinabi nila. Truth hurts at kaya nasasaktan ako dahil somehow tama yung ibang mga sinabi niya sa akin. Labis ko lang dinamdam pero totoo naman. Marahan kong inaplos sa mga braso ni Zeus na nakayakap sa akin kaya kumalma siya. Lumuwag ang pagkakayakap niya sa akin pero nararamdaman ko pa rin umiiyak pa siya. Ako na mismong kumalas at humarap sa kanya. Marahan ko siyang tinulak palayo sa akin para magkausap kami ng maayos.
I need to handle things between us maturely, and I will start it with this. I took a deep breath first before I look at him in the eyes. His midnight black eyes is pleading, but I have to do what is right. Para sa ikakabuti naming dalawa, I have to set aside my pride, and I need to do things right. His beautiful black eyes that I used to admire is now looking at me sadly. May mga tumudo na ring balbas sa kanyang mukha. Hindi ko ito masyadong napansin kahapon dahil sobrang taas na emosyon ko. I missed him so much. I miss his eyes, his touch, his warm hugs. I miss everything about him. God, please, tulungan mo ko malagpas sa lahat ng ito. Han, I raised my hand to stop him from talking. Gusto ko nang sabihin sa kanya kung anong desisyon ko para matapos ng lahat ng ito. Thank you. My eyes watered after saying those words. Tumigil ako saglit para kumuha ng lakas dahil parang kinakapos ako ng hininga. Thank you for making me realize the things I need to change for myself. And hindi pa man ako tapos, agad ni Jesus na kinulong mukha sa mga palad niya. No, Han, please don't say that. May tumulong luha sa mga mata niya. Hindi ko kaya, Han. Hindi ko kaya. Basag ng boses ni Jesus at punong-puno ng mga luha ang mga mata niya. Nahihirapan ako magsalita. Parang may bumikik sa lalamunan ko habang nakatingin sa mga mata niya na punong-puno ng mga luha. Nagsisimula namang manikip ang aking dibdib at nahihirapan akong huminga. Pero kailangan kong tapusin ito. No, Zeus, putol ko sa kanya habang pigil-pigil ang sarili kong humikbi. We need this. We need to end whatever connection we had. This is for the both of us. No, Han, please. I can't. Hindi ko kaya. Please, wife. I'm begging you. Lalo ako nasasaktan sa nakikitang sakit sa mga mata ni Zeus. I'm begging you to take me back. I pursed my lips para itago ang panginginig ng mga labi ko. Kung kahapon, ang sakit para sa akin ng mga nangyari, mas dumoble ang sakit nito ngayon para sa akin. Realization hit me. Madami mga bagay-bagay hindi namin alam sa isa't isa dahil minadali namin lahat. Everything was so sudden na wala na kaming panahon na kilalanin ang bawat isa. Kaya ganitong naging resulta. We ended up hurting each other. The foundation of our love is not strong kaya madali itong gumuho. Konting pagsubok lang na tibag kaagad. Masakit pero may aral namang naiwan sa akin. Aral na habang buhay kong babaunin. Aral na tumatak sa aking puso at isipan. Kaya natin to. Pinahid ko mga luha niya. Umiling siya. Kakayanin natin. Hindi pa itong panahon para sa ating dalawa. Sinubukan kong huwag umiyak pero hindi ko na napigilan ang pagpatak ng mga luha ko. Tumingala ako para pigilan ang aking mga luha pero hindi naman ito tumigil. Maingat ni Jesus na pinahid ang mga luha sa aking pisngi. Is it because? Napasabunot si Jesus sa kanyang sarili. I'm sorry, Han. I'm so sorry. I didn't mean to say those words to you. Tumitig ako sa mga mata niya. Kung kahapon, sobrang taas na emosyon ko ngayon ay kalmado na ako. Tanggap ko na hanggang dito na lang kami. Masakit, oo. Aaminin ko. Pero itong tama, itong nararapat. Huwag mo isipin na ginagawa ko to para saktan ka. I'm doing this for both of us. Salamat sa pagmulit mo sa akin sa katotohanan. Sa maiksing panahon na nakilala kita, naging masaya ako. Tinakpan ko ang aking bibig para pigilan ang aking pagikbi pero lalo lamang itong lumakas. Please, Nadine, I can't. Don't do this to me. I'll do everything, just take me back. Please take me back, wife. Pagmamakaawa ni Zeus sa akin. Sinubukan pa niyang lumuhod pero kaagad ko siyang niyakap. Please, don't make it hard for both of us. Kailangan nating gawin to, Zeus. Kailangan nating matuto. Kinulong ko ang mukha niya para tumingin siya sa akin. Para akong sinasakal sa sakit na nakikita ko sa mga mata niya. Gusto ko na lang bawiin ang mga sinabi ko pero hindi pwede. I took a deep breath and took all the courage para lang sabihin sa kanyang mga katagang alam kong pagsisisihan ko habang buhay. Pero itong nararapat, kahit pa parang mamamatay na ako sa sobrang sakit na nararamdaman ko ngayon. I'm sorry, Zeus, for being so brat at times. Pasensya sa mga panahong matigas ang ulo ko. Sa mga panahon na gusto ko palagi ako nasusunod at higit sa lahat sa mga masasakit na salitang binitawan ko sa'yo. Pinalis ko munang mga luha sa aking pisngi. Salamat sa pangunawa, sa pag-aalaga at sa pagmamahal na pinadama mo sa akin. Siguro hanggang dito na lang tayo. Han, he cried hard. Hindi alintana kung may makarinig man sa amin. I can't, Nadine. Please forgive me. Hindi ko kaya. Kayanin mo. Kayanin natin to. Humahagulhol na rin ako. Ang sakit-sakit. Bakit kailangan namin pagdaanan lahat ng ito? I love him but I have to do this. Is this what you want, Nadine? He sounds desperate.
Naawa ko sa kanya dahil ibang iba siya sa Zeus na nakilala ko. Nasiguradong sigurado sa lahat ng bagay, but now, looking at him, he looks so weak and uncertain. Hindi ako sumagot, eto ba talagang gusto ko? Kaya ko ba to? Malalampasan ko ba itong sakit na nararamdaman ko ngayon? Ang daming tanong sa utak ko. Naguguluhan ako pero kailangan naming pagdaanan ito para kami matuto. Will it make you happy na din? Kasi ako hindi ko kaya. He tried to suppress his sobs pero lalo itong lumakas. I can't, wife. I can't. Hinawakan ko mga kamay ni Zeus at dinala sa aking pisngi. I want to feel his touch for the last time. I want to feel the warmth of his palms bago ko siya bibitawan. I'm sorry, Zeus. I'm sorry, but we have to do this. I love you too, but it's just not the right time for us. Don't think that it's your fault because no one is at fault. Naging mabilis lang lahat sa atin kaya naging ganito tayo. Please, don't leave me, Nadine. I need you. I'm sorry for the words I said. Muli pakiusap ni Zeus pero umiling ako. Tama na, Zeus. Tama na. I started begging in front of him para tumigil siya. Kakahingi ng paumanhin sa akin. His cries, his sobs are so painful to hear. Mahirapan akong pakawalan siya kung ganitong pinapakita niya sa akin. Sa huling pagkakataon, niyakap ko siya ng mahigpit. Mahigpit na ayaw ko na sanang bumitaw. Thank you for everything, Zeus. Be happy. If someday you find the one for you, learn to trust her. Love cannot live when there is no trust, Zeus. At yan ang kulang sa ating dalawa. Tiwala. Han, please, don't do this to me, Nadine. Please, I love you so much, wife. Natakot lang ako. You're right, I'm a coward, but please give me a chance. He looks so weak. Hindi ko kaya makita si Zeus na ganito. I gathered all my strength, and for the last time, I hug him so tight. Sobrang higpit na parang ayaw ko na sanang bumitaw sa kanya. We hug each other for a while, hanggang sa dahan-dahan akong kumalas sa kanya. Breaking up with you so difficult at staying, but I'm choosing the first option because this way, I know you will be happy. Malungkot akong umiti sa kanya. I planted a kiss on his lips before I bid my goodbye. Goodbye, Zeus. I'm setting you free. Hindi ko nahinintay ang sagot niya. Tumakbo ko sa aking sasakyan at mabilis akong lumayo sa lugar kung saan muling nadurog ang puso ko. Nanginig ang buong katawan ko at pakaramdam ko hinang-hina ako. Hindi ko alam kung nakasunod siya sa akin o hindi. Binilisan kong pagmamaneho. Gusto ko magpahinga. Pagod na ang puso at utak ko. Pakiramdam ko durog na durog ang puso ko. Zeus taught me how to love without expecting something in return. He's my first in everything. He's my first love and also my first heartbreak. Nakakalunod ang sakit. Hindi ko alam kung kailan akong makakaahon sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Pagkarating ko sa mansyon, doon ko binuhos lahat ng sakit ng aking nararamdaman. Pero desisyon ko ito at kailangan kong panindigan. Ilang oras akong umiiyak hanggang sa napagod ako. Naubos ang aking lakas at sana lang tama itong naging desisyon ko. Nagpahinga lang ako saglit dahil muling nag-text si Mommy sa akin at pinapaalala ang dinner namin kasama mga magulang niya. I just hope ng mga magulang ni Zeus lang ang pupunta. Hindi ko alam kung paano ko siya pakikitunguhan sakaling pupunta siya. Gayong oras lang ang diferensya ng pakikipaghiwalay ko sa kanya. Simpleng damit lang ang napili kong suotin. Valentino white mini sleeve dress paired with my Hermes premier sandal. Wala akong gana pero kailangan ko magpakita. Ayokong biguin si Mommy dahil alam ko kung gaano ito ka-excited. Ipakilala ko sa best friend niya. Pagkarating ko sa restaurant ay agad may sumalubong sa aking stuff. The place is warm and cozy. The ambience is good. The lighting and interior is well planned. In short, maganda ang lugar. Good evening, ma'am. How may I help you? Magalang na bati ng stuff sa akin. I smile back. Dinner with the... Hindi ko na natapos ang aking sasabihin nang sinalubong ako ni Daddy. My daddy's here, thank you. Pasalamat ko sa stuff. At saka yumakap kay Daddy. Good evening, princess. Ani ni Dad sabay kisan ako. You look tired, are you okay? Ngumiti ako kay Dad. I'm fine, Dad. Agad kong iniwas sa mga mata ko sa mapanuring tingin ni Daddy. Anyway, where is Mom? Tinuro ni Dad ang pwesto ni na Mom. Paglingon ko sakto naman nakatingin si na Mommy sa amin. Katabi ni Mom si Tita Stella. She aged like Mommy but she's still beautiful. Beside her is Tito Morgan. I know, dahil kamukha siya ni Zeus. Siguro kung may kapatid siyang babae, maganda rin ito. His mom and dad is a good combination. Guwapo at maganda ang mga magulang niya. Hindi lang sa palabas na anyo, pati na rin sa kalooban.
His parents are known as one of the power couple in Asia. They are known to be generous at kaliwat kanan ang mga charities at organizations ang sinusuportahan nila, just like my parents. I look at the seat beside in Bakantito. Nakahinga ko ng maluwag dahil hindi pala kasama si Zeus sa dinner na to. Is this your princess now, Elias? Tita Stella asked while looking at me. Her eyes were filled with amusement. Parang tuwang-tuwa ito nakita ko after quiet some time. Good evening, Mom. Bati ko kay Mommy bago ko umalik sa kanya. Good evening po, Tita Stella, Tito Morgan. Naging malawak ang ngiti niya at nilahad ng mga kamay niya para yakapin ako. Nahihiyaman pero lumapit pa rin ako sa kanya para yumakap. Ganon din ang ginawa ko kay Tito Morgan. You look so gorgeous, Nadine. Napakagandang bata. Mano sa mga magulang. Do you have a boyfriend? Mayroon ito sa akin at kumindot pa kay Mommy. Nabigla ako sa tanong ni Tita pero kung sasagutin ko sila ng totoo, baka mas mabibigla pa silang apat. Hindi ko siya sinagot, sa halip ay umiti lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung pinagkakaisahan ba nila ako dahil para silang mga teenagers kung mag-apirang sa harapan ko. Si Daddy Tito Morgan ay umiiling lang sa kanilang dalawa. Do you know, Nadine, that your mom and I used to buy matchy-matchy dress before when you're still young? Almost all of your dresses and my daughters were the same. Natigilan ako dahil hindi ko naman alam na may anak pala silang babae. Pero bakit walang nabanggit si Mommy sa akin mula noon? You have a daughter, Tita? Kuryoso kong tanong pero hindi na niya nasagot dahil nabaling ang tingin niya sa likuran ko. Zeus! Son! Over here! Tawag niya. I will introduce you to my son, Iha. I think bagay kayo. Right, Elias? Bulong niya talatang kinikilig pa. Para ako naman hid na hindi ko alam pero hindi ako lumingon. Kaya pala ibang pakaramdam ko kanina. Akala ko hindi si Zeus pupunta. I saw him kiss his mother and hug his father bago nito binaningan ang mga magulang ko. Good evening, Tito Vince, Tita Elise. Bati ni Zeus at nanatili ako nakayuko dahil wala akong lakas na salubungin ng mga mata niya. Naramdaman ko umupo siya sa tabi. Hindi ako makagalaw. Amoy na amoy kong pabangon niya sa sobrang dikit niya sa akin. Pakaramdam ko'y pulang-pulang ako at dam ako ng mga titignan ng mga magulang namin. Walang nagsalita. Dahan-dahan kong inangat ang aking tingin at tumingin ako sa kanya. His face is impassive, just like the first time I saw him. I look at our parents. I'm right, they are looking at us. Agad kong iniwas ang tingin ko sa kanila pero bago ko pa ito magawa, dinig kong pagbati ni Zeus sa akin. Good evening, wife. At dito na po nagtatapos ang 14 na kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.